Yan mga kapatid, so, good morning or good afternoon or good evening saan man kayo naroroon. So, mabuhay po kayo, tayo pala. So, ngayon pag-isapan natin ngayon ang napaka-interesadong kaso tulad ng malapit na sabi ko nga dapat marunong tayo sa batas. Kapag hindi natin marunong, siyempre kung kailangan mo ng abogado. So at least sa iyo pa lang talaga ay mag-uumpisa na yung batas o ideas. So ngayon ang pag-usapan natin yung constructive dismissal or illegal dismissal. So halos magkano lang po 'yan. Pagkadikit lang na kaso 'yan. Common na ginagawa po 'yan ng mga employer. So kung ito ay mangyari sa inyo, sa atin ay alam natin ang gagawin natin, di ba? So itong kasong ito po ay may decision na po sa kaabot na ito, decision na ng Court of Appeal CA. Itong GR number 215627. So kung i-verify nyo, GR number, ulitin ko, 215627. So nasa ano po 'yan? Luis S. Doble Jr. versus ABB Incorporation, Nathan Desai, yung immediate superior niya. So ang kwento nito, si Mr. Luis ay nagtrabaho siya sa ABB Inc. ng almost, sabihin natin, 19 years. So maano, no? Matatagal. Nag-umpisa siya sa simpleng, kasi isa siyang engineer, ranking in file, sabihin natin designer, hanggang sa umabot siya sa pinakamataas na posisyon, parang manager. So yung managers, so marami siyang awards na nakuha, lahat na yata ng awards nakuha niya. But unfortunately, in the end, so yung mga 19 years na siya sa serbisyo, parang inano siya, nagkaroon siya ng evaluation lang. Sa evaluation, nagkaroon siya ng unsatisfactory grade na sabihin na natin pinakamababang 1, 1. Diba? Kung 1 to 4 o 1 to 5, 1. Ngayon, ang ginawa sa kanya, inano siya ng employer, parang sinit up siya, pinatawag siya sa isang conference na ang alam niya conference. Within that day ay puwersahan siyang pinag-resign, guys. At ang binibigay sa kanya, almost una sa kanyang in-offer, 75% per year hanggang sa 1.5 per year. So hindi siya pumayag, since na yung araw na yon ay ang mission talaga ng management ay pag-resignin siyang voluntary, at pinipilit siya. So nabigla siya, siyempre kung ikaw nga naman 19 years pag-resignin ka na wala ka sa plano, ay hindi yun masasabing voluntary. Yun ay forced resign. Ang kaso po nito ay illegal dismissal. So yung si Mr. Nitin Desai ay instructed ng management na before the end of the day ay makompleto yung resignation ni Mr. Luis. Magpirma siya ng clearances, nakahold siya sa premises, the guard instructed not allowing to out unless by advice by management. So naubos yung maghapon ni Mr. Luis doon, hanggang sa mapilitan siyang magpasa ng resignation na labag sa kanyang kalooban, kasi nga pinipil siya. Binibig siya ng DN o bago matapos ang araw o bago mag alas 8.
Sulukatan natin bago mag-alas 8 ng gabi before siya umuwi. At hanggang sa nakapagpasa nga siya, napirmahan niya yung mga clearances bago siya pinayagang umuwi. Diba ang sakit sa isang empleyado ng ganun? Pero guys, after noon ay nang masitel, nag-file po siya ng complaint, illegal dismissal, November 29 on March 26, 2012. After niyang magawa yon, nag-file siya ng illegal dismissal or constructive dismissal, diba? Malapit lang yan, magkapatid lang yan, constructive dismissal at illegal dismissal. So halos pagkadikit na kaso yan. Hindi, is the same strategy ng employer. At sa kalaunan ay nagpaboro naman sa kanya ang hukom na pinaboran siya. Ipa-plus ko dito guys yung reference ng kaso at kung magkano ang binayad sa kanya. Kayo na mismo ang mag-compute kasi nahihilo ako na million ang damages na binayad sa kanya. So ngayon, kung medyo magaling kayo sa mathematics, million. Sa damages pa lang, isang million na. Other benefits pang ibibigay sa kanya, ang full wage pa. Diba? So ito yung mga empleyado na lumaban, naging milyonaryo sa pagiging employee. Ba? Sabi nila, kung magnegosyo ka, magiging milyonaryo ka, hindi ka yayaman sa pagiging employee. Ito po, patunay na pwede tayong yumaman sa pagiging employee. So, kailangan lang talaga natin ng konting, hindi naman masyadong magaling, di ba? Kailangan lang ng konting idea sa batas at magiging ganun ka rin, milyonaryo ka din. Diba? So, yun po. At inirevind ko kayo, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, so please click the bell button and subscribe, and pwede nyo i-share sa mga kakilala nyo para yung videos natin ay malagay sa mga likes para mablagay sa recommended video at umiksis ang ating channel. Yun po. Sa mga YouTuber po, malaki yung likes na ginagampanan dyan, yung comments, para po yung videos natin ay mapunta sa highly recommended videos sa bandang kanan. Kung makikita kayo dyan, ayan po yung maglalagay sa atin sa highly recommended videos. Ito po yung kaso ni Luis Doble. So, illegal dismissal or constructive dismissal na common modus ng mga employer. Yeah, patapos kang pakinabangan in a long year, almost 2 decade, tapos iti-terminate ka na lang ng wala sa plano o wala sa warning. So, hindi po nga talaga maganda sa tulad nating maliliit. So, kung negosyo ka, kumita naman sila, siguro dapat lang na ibigay nila yung para sa iyo at hindi sila nag-aagrabyado ng empleyado. Ayan po ah. So, tandaan po natin tong reference na to. Ito ay bago lang po ito, nangyari noong 2013, so almost 2020 ngayon, so almost 5 to 6 years, sariwa pa po yung batas. Hindi pa po nagbago halos. Ayan po. So, iklian lang natin itong aking video, so para hindi kayo ma-boring. So, my name is Polisya ko. Kung meron kayong katanungan, mag-PM lamang po sa ating comment box. Yan. At connect sa ating FB feed mo ka. Yan. So muli, hanggang sa muli po, my name is Polisya ko at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. So, tandaan po natin itong dalawang kasong ito. Mas magkadikit lang to. Constructive dismissal and illegal dismissal. Diba? So, yung illegal dismissal ay ano yan? Yung tinerminate ka ng
hindi sapat yung dahilan. May mali siya. Di ba? Illegal dismissal 'yon. So yung constructive dismissal naman ay yun parang pinagagawa sa iyo ay imposible. For example, nandito ka ngayon sa itong kaso ni ano, itong kaso ni Philippine, ano bang kaso siya, nandito na kanina, kalimutan ko, meron niya Mars reinstated employee, kalimutan ko, pero marami. Example, yung itatransfer ka, for example, nasa Betangas ka, naka-assign ngayon, kung ano-ano man dahilan nila, kung expansion, business expansion man, kung ano man yan, i-assign ka ngayon sa Maynila, pero hindi ka bibigyan na sapat na compensation. Example, hindi ka bibigyan ng tinatawag na transpo, lodging allowance, o bahay, o malalayo pa sa pamilya mo, wala yung kapalit. So, yun po yung tinatawag na constructive dismissal. So, marami na pong kasong ganyan na nananalo talaga ang empleyado. Kaya kung ma-encounter natin yan, be careful na magkonsulta tayo sa ating mga abogado kung ano ang dapat gawin. So, paalala po, yung kaso po ay mayroon po yung prescription time. Kailangan pag money claim, maikli lang po yung ano niyan, duration, 3 years. So, pag criminal siguro, 4 years. Within that time, kailangan pong maasikaso yan. Kailangan pong makapag-file ng criminal or civil liabilities para makuha natin, para makuha nyo yung para sa inyo, para sa atin. Yung po yung ina-advise ko. Kaya, ora mismo, ayusin nyo agad. Kasi yung kaso, minsan, hindi po madaling matapos. Matagal talaga. So, pwedeng taon yan, pwedeng isang taon, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng lima. So, depende sa humahawak ng abogado. Depende sa court, sa kumugulong na court. Pero kung klaro naman yung mga dokumento mo, so may, kasi karamihan naman ng kaso ay mayroon ng modelo. Ibig sabihin, similar. May decision na, so ina-attach na lang nila yung mga similarities doon. Ang mga decision. So yun na yun. May decision na yun. So, yan po ah. See you my next video. Sana po ay nakapulot kayo ng konting kaalaman sa ating YouTube channel. See you my next video. Thank you for watching.